panahon. Isipin nyo, February na. Ibig sabihin nun, birthday month ko na! Ay, saya talaga! Malapit ang araw ng mga puso. Yan, ako yung alaga ko pala, si Angelica Panganiba, nagpapasalamat sa lahat ng mga nakapanood na ng dating call. Tadhana, ang saya-saya niya. Thank you daw. Tapos kung hindi pa kayo nanonood, eh di manood na kayo. Wanda, tatawagin ko lang yung friend ko para may katsikahan ako. Darla! Yes, madam! Ano po yun, madam? Kasi, Darla, malapit na yung birthday ko, di ba? Kasi, kilala mo naman ako, di ba? Oo naman. Ayoko talaga ng mga surprise-surprise na yan. Parang, nasasang talaga ako. So, please, ha, Darla, huwag niyo akong i-surprise. Ay, don't worry po, madam. Chrissy, this year po, wala po talagang surprise. What? Wala kayong surprise? Bakit parang nalungkot po kayo? Akala ko ba ayaw niyo po ng mga surprises? No. Nagulat lang ako talaga. Kasi wala kayong surprise. So, na-surprise ako ngayon. Diba nga, ayoko ng surprises. Minsan, Chrissy, magulo ka din kausap eh. Ay, mabuti pa, ipakita lang na natin ang ating VTR for today kung saan po tayo nagpunta para sa paghahanda sa araw ng mga puso, madam. Ito na po yung VTR, paso ah. Hi, Darla! Nasaan tayo? Sabihin mo sa ating mga viewers. Ay, Madam Chrissy, narito po kayo tayo sa Dangwan kung saan po mamimili tayo ng mga bulaklak para pwede po natin iregalo po sa araw ng mga puso. Kayo po, Madam Chrissy, may pagbibigyan po ba kayo ng bulaklak? Siyempre! Iniintriga mo ako, yung mga friends ko, bibigyan ko, hindi ka kasama. Okay, habang nandito tayo sa shop, tatanungin na natin si ate. Hi, ate! What's your name? Marigold 19, Dangwan, Manila! Oh, galing! Parang 19? Oo. Ay, hindi, 19 years na ako nagtitinda rito. Ah, ilang ako kasi. Marigold, di ba yung mga flowers, sabi nila meron daw yung mga meaning kapag binibigay sa'yo, di ba? Ay, opo. So, ito, a rose to, di ba? Yeah, yan po yung tinatawag na Ecuadorian roses. Ay, bongga, bakit yun ang tawag? Kasi galing po siya na Ecuador. Sobrang funny eh! Nakakatawa yung joke mo! Okay! Oh, yung pink na yun? Ano yung flower na yan? This one po is carnation po. Hi, Wonga! Ano meaning? Pinaglihi po siya sa gatas. Ako, napakaganda po na ibig sabihin kapag white roses po ang binigay sa inyo, ibig po sabihin niyan, pure. Kapag binigyan po kayo ng lalaki niyan, totoo ang pagmamahal niya sa'yo. Magundo yun mo to. I love it! Sana bigyan ako ng lalaki ng white roses, Darla. Para talagang pure na pure talaga yung intention sa akin. Diba? Oh, wait lang tayo, madam. Okay, yung red. Ay, ito pong red roses. Ay, ano po? Kakaiba po yan. Kapag binigyan po kayo ng lalaki niyan, ibig pong sabihin nito, totoong-totoong pagmamahal sa inyo, rubdug na rubdug. Eh, buwaga! Rubdug! Gusto ko yan, Darla. Parang bigay na bigay talaga. Oo. Sa akin po, Madam Chrissy, may marami po magbibigay sa akin ng red roses. Sa inyo po ba may magbibigay din? Wala kang pakialam. Ano to, buwaga to? Tsaka mukhang mabango sunflower. Ano meaning yan? Ang meaning nito, huwag niyo pong galawin yan, kaya po nakatabi yan kasi may mga bubuyog po yan.